Para po sa ating talakayan, kaugnay pa rin ang krisis sa Zamboanga City. Baka pa rin natin live mula po roon si DSWD Secretary Dinky Soliman. Secretary Soliman, magandang umaga po. Magandang umaga naman sa iyo, Igan, sa inyong tagapanood. Secretary, at mga tagapakinig. Secretary, sabi niyo humanitarian crisis na po. Ang dami na evacuees diyan sa bakbakan diyan sa Zamboanga. Anong ibig sabihin po nung humanitarian crisis? Ang ibig sabihin po ng humanitarian crisis ay ang mga mamamayan ay marami na talagang apektado. 118,819 individuals na po ang apektado. Yan po ay 23,794 families. Lahat po yan ay kung hindi nasa evacuation center, nasa mga kamag-anakan. Ang evacuation center po natin ay 57 sa ngayon at 111,162 ang nasa evacuation center. Pinakamalaki po ay yung ating nasa grandstand or stadium. Meron po tayong 71,265 na disrupt ang buhay. Ang kanilang pagkain ay nirarasyonan. Kahapon ho, 125,458 food packs ang hinanda. 105,000 sa DSWD po, 10,000 sa Philippine Red Cross. 27 ang suppliers namin kahapon. Ibig sabihin, kaya humanitarian crisis, malaki na po ang apektadong mga mamamayan at ang kanilang buhay ay na-disrupt. At yung kanilang mga batayang pangangailangan, bagamat natutugunan, mapanghamon ang sitwasyon nila. Nasa tent, nasa eskwelahan, yung palikuran, tinutugunan, subalit hindi po yun yung natural na takbo ng buhay nila. Okay. Naglaan po ang gobyerno ng 6.1 billion pesos sa rehabilitasyon, Secretary. Kasama na ba dito yung sa bahagi po ng DSWD? Malaking bahagi po doon ay kami ang mag-iimplementa. Dahil yung continuing relief, kami po yun, dahil tingin namin, mga tatlong buwan pa po tayo magbibigay ng tulong sa pagkain dahil hindi pa po sila makakabalik sa kani-kanilang mga lugar. Dahil ito pong mga apektadong barangay, sinunog po ang maraming bahay. So, hindi po sila kaagad makakabalik. So, kinakausap namin ang Crisis Management Committee sa pamumuno ni Mayor Beng na ano po yung pansamantalang titirhan ng mga tao. May mga natukoy na lugar, nag-o-ocular na po ang ating mga taga-city officials. Kasama po kami dahil kami po yung lalaanan ng pera for bank houses and tent cities. Sumasama ba loob nyo na sa kabila ho ng ayuda na pang-araw-araw inilalaan nyo sa kanila? May mga ilang panayam pa rin po na nakukulangan daw yung ilang mga taga Zamboanga City, lalo na sa mga apektadong barangay, Secretary? Hindi sumasama ang loob ko. Ang akin lang hinihiling, sa bawat 100 nakausap, o kahit 1,000 Opo. Na maaring hindi nakakuha nung araw na yon o yugto na yon, sana ma-report din na may 60,000 naman pong kumain. Yung po lang ang aming sinasabi. Dahil alam nyo, Igan, hindi lang naman kami ito eh. Ang lahat ng mga hindi po apektado dito sa Zamboanga City, tumutulong din. Pribadong sektor, ordinaryong mamamayan, NGOs, teachers, lahat po ng hindi naapektuhan. Kumikilos po lahat. Biruin po nyo, 27 suppliers. Ibig sabihin, ito pong mga karinderya nagluluto na rin para po sa ating mga kababayan. At umiikot po sila. Ang city, nagbigay po ng 2 kilo ng bigas sa lahat po ng tricycle at kargador dahil hindi rin sila kumita. So, yun lang. Kailangan ipakita natin
ang kilos din po ng iba't ibang mamamayan. Opo, napanood ko po sa GMA News and Public Affairs yung mga balitang yan. Secretary, hindi ba kayo nababala sa seguridad na may ulat din na yung ibang rebelde humahalo na rin sa civilian dyan po sa mga evacuation center? Naghigpit ba kayo dyan? Naghigpit po tayo. Kaugnay na po natin ang barangay officials. Dito po sa stadium, si Colonel Nicolas, ang head ng security, babaeng pulis, lalaki, katulong po namin sa food distribution at nagro-ronda po para siguraduhin na hindi ho nahaluan. At may mga nakuha ho, yung mga humalo, nahuli ho. Apat po yung nahuli up to this point. And mahigpit ho na lahat ng pumapasok kinakapkapan po. At yung mga evacuation centers na iba, yung mga barangay council, barangay officials, sila po mismo ang nagtitikim, at yung mga pinapatakbo ng mga NGOs, pareho ho namin merong disaster family affected access card. So kung wala po silang access card, hindi po sila binibigyan ng tulong o ng pagkain. Secretary, kamustahin ko lang po yung mga bata para... Kasi nakita ko, maging kayo po'y naiyak. So, kamusta na ho sila ngayon? Oo, Igan, talaga namang nakaluluha dahil ang kanilang kondisyon ay hindi talaga natural. So, meron po tayong daycare sa stadium. Mm-hmm. Mm-hmm. Dalawang sessions po yan. Pinatatakbo ng mga CSOs at aming mga daycare workers. May supplementary feeding tayo. Mm-hmm. Nandito po si, ganun din po sa ibang evacuation center, play therapy ang ginagamit. Opo. Para nang sa ganun, yung kanilang trauma eh mawala. Andito po si Brother Armin. Opo. At ngayong umaga, makikipagpulong po kami kay Mayor Beng. Mm-mm. Para pag-usapan po yung plano sa mga batang makapag-aral kahit po itong nandito sa evacuation center. Okay. Doon sa mga nais mo tumulong, ikokorsa rin po namin sa Kapuso Foundation para makipag-coordinate na rin po sa inyong mga regional office dyan. Secretary, maraming salamat po. DSWD Secretary Dinky Soliman at yan po ating naging talakayan.